welcome back sa ating YouTube channel, Nate Live TV. Sana nasa mabuti kayo. At meron akong konting favor, pakihit na po yung ating like button at pakihit na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. So ngayon, gagawa tayo, mag-repair tayo ng isang graphics card. Ito yung graphics card na Asus Top Gaming. Hindi ako nagkakamali dito kung GTX 1650 to na 4GB yung kanyang VRAM. So ang problema nito ay ito ay nalagyan ng pupo ng mga mababait o mga dagang bubuit at saka ng ipis. So nagkaroon to ng markings dito, yan, makikita nyo meron niya mga blemishes o yung parang kinalawang. Pero actually, kinore ko na yan. So, ginamitan ko siya ng alcohol. Yan. So, sprayan nyo ng alcohol. Tapos, kuskusin nyo siya ng kukunyo para matanggal yung kanyang mga dumi. Pag hindi magtanggal ng dumi, gamit yung kuko. Gamit kayo ng flat screwdriver. Pero dapat, daan-daan yung gagawin niya. Okay? Ingat na lang kayo. Discarte nyo na lang kung paano tanggalin. So, ngayon, ang gagawin natin, yung graphics card, ikakabit natin yung kanyang heatsink. Ito yung heatsink. Okay, so bago nyo ilagay ito, nga pala, nilinis ko to, bali pinaklas ko siya, tinanggal ko yung mga dumi-dumi, sinabon ko, at pinatiyo ko nito. So makita nyo ito yung ating video nung iba kong episode, yung mga nauna kong episode. Kumuha tayo ng portable na electric fan. So ito yung kanyang electric fan. So naititil po yan. So kung gusto nyo siyang gamitin, portable electric fan. Yan. So, yan ang kanyang ginagawa ko dito. Tinatapat ko dito para matuyo yung ating object o yung ating subject. Okay. Tapos, yung iba niyang mga parts dito, nilagyan natin siya ng transparent na Q-tix. Kasi, hindi ako makapag-spray paint ngayon dahil maulan dito sa Valenzuela. Okay, so kung wala kayong time magpatuyo ng matagal, pwede naman kayong gumamit ng blower. Make sure yung blower ilagay nyo lang sa blow, walang hot. O kaya kung merong hot, dahan-dahanin nyo lang kasi pwedeng ma-deform yung mga components niya. Pwedeng masira o ma-overheated. So make sure blower lang, walang hot temperature. Hangin lang ang iwa-blow nyo. So yan yung ating isang technique. So gagawin natin, lalagyan natin siya ng thermal paste. Limitin nyo muna. Sprayan nyo muna ng alcohol dito sa ibabaw para matanggal yung dumi o yung debris. Tapos gumamit kayo ng malinis na tissue o tissue towel. Yan, hindi pala ito malinis, hanap tayo ng malinis. O tayo ng tissue towel, huwag basahan, mas maganda yung tissue towel kasi bago yan at matatanggal natin dumi, wala siyang maiiwan na residue o ibang mga markings. Okay, so nalilista natin yung ating graphics card chipset. Ito yung NVIDIA. So ang gagawin natin, kukuha tayo ng thermal paste. Ito ay nabibili, mga halagang 350 hanggang 500 pesos yung ganito. Depende yan sa brand. Tapos, lagyan nyo yun, ito yung gitna ng konting thermal paste. So, paano maglagay? So, ipipress nyo lang dito yan. Huwag masyadong madami kasi pag madami yan, pwedeng mag-cause siya ng component issue. So, pwedeng maging shorted yung inyong graphics card. Iwasan nyo yan dumaan dito o dumikit sa pinaka labas ng kanyang chip. Tapos, kunin nyo to. Make sure, nirinis nyo rin to ng alcohol bago nyo to ilagay dito. Kasi, pag hindi nga nirinis yan, ang tendency niyan, may mga residue yan na magbablockage dito at magkukos ng pagkadamage yung kanyang chip o pagkakrack. Okay, so ikabit na natin itong kanyang heatsink dito. Papatong natin, pero dapat yung kanyang align dito sa ating GPU card. Baliktad. Okay, so tansyahin nyo muna. Kung hindi nyo alam gawin, picturean nyo muna bago nyo baklasin. Tapos tingnan nyo muna sa ilalim kung tama yung pagkaka-adhere ng thermal paste. Sa ganito,
meron siyang konting basa, pwede nyo namang tanggalin yan. So, yan. Okay, so ito yung paglalagay natin ng graphics card. Okay, so i-screw natin yan dito sa likod. Meron yung mga spring type na screw. Hanapin muna natin. Okay, ito yung kanyang spring screw na ginagamit natin. Yan, ito yun. Yan. Okay, so nilagay natin yung kanyang screw dito. Yan. Ang importante dito, huwag masyadong masikip. Kasi pag sinikipan nyo yan ng masikip, madudurog yung chip sa gitna. Sayang yung inyong 20,000 na graphics card. Please, masisira lang. May dumi-dumi yan, punasan nyo lang ng towel, ano yan, ng towel tissue o tissue towel para matanggal yung mga debris. So, i-calibrate nyo yung sikip nyo, baka sobrang sikip o sobrang luwag. Make sure yung wag sobrang sikip kasi baka ma-damage nga yung graphics card. Okay, so naka-intact na yung kanyang heatsink. Double check nyo kung hindi siya nagagalaw. Kung medyo nagagalaw yan o medyo loosey, sikipan nyo lang ng dahan-dahan at wala naman tayong magiging problema dun. Tapos meron tayo ditong bracket. Ito ay yung kanyang cooling fan nandito. So ang kabit nito dito, marami to kasing ano, connections dito. Saan ba yung kanyang power connector? Nawala ako dun sa ano. Ito. Ito yung kanyang power connector ng kanyang fan. So ikakabit nyo rin dito. Marami rin tong tricky na ano eh, na connections, hindi siya basta-basta. Okay, basta-basta magkakamali dito. Baliktad yata. Tama ba? Teka. Kinabit ko muna yung bracket dito. Gamit yung pliers. Inigpitan ko lang yung kanyang dalawang nut dito. At yung kanyang screwdriver. Screw pala dito, dalawang screws. Tensya na, medyo kumukulog ngayon. Uulan na naman yata. Okay, so kabit natin tong cooling fan. Hindi ko alam kung ano ba yung tinanggal ko dito eh. Ito bang backplate cover niya? Ito yung back plate cover niya para hindi ma-expose yan sa mga environmental issues kagaya nung dumi ng mababait, ipis, daga, yan. Yan siya nakalagay. So tingin ko, kabit muna natin to. Saka natin ikabit yung ano. Ito muna. Kalimutan kong picturean to. So, yun ang pagkakamali natin. Ang pagkakamali ko pala. Post ko muna. Medyo tricky yung install. Kabit muna natin to. Yung kanyang back cover. Guys, kung meron kayong sirang graphics card, huwag nyo munang i-dispose. Try nyo muna yung ganitong process.
kasi minsan nag-overheat yun because yung kanyang thermal paste ay wala na. So kailangan nyo na ng linisin yung graphics card nyo, tapos lagyan nyo ng bagong thermal paste. Ko ma-connect dito. Pero imagine nyo kung gaano katagal ko ito nilinis. Umabot siguro ako ng 2 araw bago ito malinis. Pinatuyo, sinek, double check, baka merong shorted na mga paa or connectors. Yan. Tapos yung mga debris na yan, yung mga pinag-ihian niya ng mga mababait, kailangan nilinisin yan. So all in all, mga 2-3 araw niya itong matatapos. Nahanap ko pa ibang screw kung saan siya naka-insert. Saka minsan pag nag-assemble kayo nito, nagto-troubleshoot, may mga screw na sumusobra. Ibig sabihin, hindi nyo alam kung saan nyo dapat ilagay o ibalik. Ayan, so double check natin kung may kulang pa tayo, mayroon tayong screw na nakalimutan i-connect. So for the meantime, meron tayo itong 5 pa na nakakabit. So 1, 2, 3, 4, 5. So try natin siyang ilagay na. Teka lang, meron tayong hanapin dito. Baka may kulang pa. Okay, tingin ko okay naman. Wala naman tayong nakalimutan. Yun na lang 5 screw. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay, nalagay na natin lahat ng mga screws dito sa kanyang backplate cover, ng kanyang cooling fan, sa kanyang IO shield cover. Ayan, so okay na. Pwede na itong i-testing. Abangan nyo na lang kung paano to sana gagana. Pag hindi, abangan ng pagsabog. Ang revelasyon ng pagsabog. Okay, joke lang. Tingnan natin muna. So, isi-secure natin siya ng screw. Tapos huwag natin kakalimutan i-install yung auxiliary power niya. Pag mga GTX graphics card, kalimutan ko yung mic ko. Pag mga GTX graphics card, meron niyang auxiliary power para i-sustain yung required power specification ng graphics card. Ito yun. Yan yung kanyang itsura. Meron tong 8 pins, meron namang 6 pin. Yung mga 6 pin, yung mga lumang graphics card na yun.
pero ito ang ginagamit dito ay 8 pins. Ayan, 8 pins yan. I-secure ko na dito sa ano, sa PC, sa kanyang graphics card. Hindi naman kayo magkakamali niyan eh, pagbaligtad hindi naman niya kakabit. Okay, so na-install na natin ng maayos sa yung minamahal nating customer. Ang problema daw niya, nag-blackout ang unit niya. So hanggang ko muna tong fan, buting ko muna. Ito na yung moment of truth. Tignan natin kung gagana tong unit. Kung hindi, dami naman dito ng tissue. Iyak na lang tayo. Hindi pala gumana. Nakalimutan ko yung kabit dito sa graphics card. Teka, lipat muna natin sa graphics card yung monitor. Moment of truth talaga yun. Ito natin. Check natin kung gagana. Ayun. Parang may gumana. Yan. Ayun. Gumagana. Yan. So, yung ginawa natin na technique para linisin yung graphics card ay effective. Pakishare na lang tong video na to para marami ding makapanood at matutunan paano mag-recover ng faulty graphics card na naihan ng daga o basta nadumihan ng ipis. Kung ano man yan, kaya na bahalang humusga o tumawag. Okay, so malinaw na yung kanyang resulta, working na. Kasi si minamahal na customer, ang bili niya sa dito sa graphics card na to, hindi ako nagkakamali, almost 20,000 kasama yung shipping. So sabihin natin kasama yung shipping, so mga 20,000, so malaking halaga din yun. Yan. So yung ito yung graphics card na ni-recover natin, at ito rin yung unit dati nung episode ko na pinagawa ulit kasi napasukan siya ng mababait na alaga o mababait na daga. Yan. In-overhaul natin yan, nilinis natin yan. Hindi ko na ipinakita sa video kasi magiging redundancy. Ang pinakita lang natin sa inyo paano to in-recover, paano to nilinis at ibinalik sa dating ayos. Siguro mag test na lang kayo ng games dito. Ayan, para ma-check nyo kung gaano kaayos yung pagkakaayos ng graphics card. Kapitan ko muna to ng internet cable kasi wala akong cable dito. So, pwede na to. Pwede na tong i-deliver after tong ma-update. So, hanggang dito na lang muna guys. Ingat na lang kayo palagi. At God bless po. See you in my next vlog.